Mga balota galing Iceland at Norway ang binilang sa Philippine Embassy sa Oslo. Sa pinagsamang 2,036 voters, 764 lang ang bumoto o katumbas ng 34% voter turnout. Panalo sa bilangan si Bongbong Marcos na may 497 votes. Sinundan ni Robredo na 194 votes. Sa vice presidential race, lamang din si Sara Duterte na may 532 votes. Habang si Pangilinan ay may 160 na boto. Nanguna naman sa pagkasenador sina Lauren Legarda, Mark Villar, Robin Padilla, Gibot Yodoro at Harry Roque. Habang Tingog, AXIS at OFW ang nangunguna sa party list. Nagpasalamat naman si Ambassador Enrico Fos sa mga kababayang bumoto at sa pagmamahal sa demokrasya sa Pilipinas. It's a tedious and long process because you have to count every vote that has been given to us. Sa Athens, inabot na ng gabi ang canvassing. Nahirapan pa ang Special Board of Canvassers na iset up ang kanilang computer na gagamitin sa pagprint ng Certificate of Canvass. Sa anim na presintong nabilang sa Greece, Cyprus at North Macedonia, panalo ang unit team tandem ni Marcos at Duterte. Nanguna naman sina Padilla, Legarda, Villar, Gadon, Bautista at Roque sa pagkasenador. Ngayong tapos na ang butuhan, panawagan ni Ambassador Giovanni Palek sa Overseas Pinoy. We have to show a united front where we are, and let's not forget that, because we all share the same culture, the same values, and although we have differences in politics, these are just politics. Pilipino pa rin tayong lahat. Sa Germany, mapayapa ang huling araw ng overseas voting sa Philippine Embassy sa Berlin. Pero kapansin-pansin ang tensyon ng poll watchers na magkabilang panig. I am a Lenny Kiko supporter, so I have to admit I'm very sad and disappointed. But I, at the same time, I haven't really had a chance to, you know, process, you know, what's been going on. Alas, ano lang results, yun lang naman ang prayers ko. Whoever wins it, it's, if it's my candidate or not, I will support it, because it's not only for my party's future, but for the rest of our country. Naantala naman ang paglabas ng resulta dahil sa manual counting at hinintay pa ang mula sa Frankfurt. Sa pagtatapos ng bilangan, panalo si Marcos na may 2,596 na boto at nanguna rin ang katandem niya na si Duterte na may 2,798 votes. Sa pagkasenador, nakakuha ng pinakamaraming boto sina Legarda, Padilla, Villar, Escudero at Tulfo. Nakaungos din sa botohan sa Denmark si Marcos na may 402 na boto. Ikalawa naman si Robredo, 195 votes. Lamang din ang katandem niyang si Sara Duterte na may 434 na boto na sinundan ni Pangilinan. Top senators naman sina Lauren Legarda, Robin Padilla, Chis Escudero, Mark Villar at Mig Subiri. Umabot ng 60% ang voter turnout sa Denmark, isa sa pinakamataas na naitala sa Europe. Para sa amin, panalo ang taong bayan. No? Pagka malinis ang eleksyon, malinis ang halalan, at kailangan lang natin tanggapin kung ano man ang resulta. Sa Roma, natapos ang bilangan sa Embahada ng Pilipinas na may kabuuang 16,866 votes o 44.53% voter turnout. Ang Italia ang may pinakamaraming butante sa Europa na may 37,874 registered voters kasama ang Malta at Albania. Kabilang sa humabol na makaboto si Miguel Roberto. Sayang din. Karapatan naman natin yung pero ayon sa poll watcher na si Emelita Baluyot, marami pa rin ang hindi nakatanggap ng kanilang balota hanggang ngayon. Sana next time tumating ng maaga ang kanilang mga balot sa mga bahay-bahay. Landslide win sa Italia ang BBM Sara tandem na may mahigit tig 11,000 na boto. Samantalang si Robin Padilla ang top 1 sa pagkasenador na ibinoto ng mga Pinoy sa Italia. Sinundan siya ni Legarda, Villar, Gadon at Roque. Tingog naman ang nanguna sa party list. Kasama sina Marco Camas, Elmina Mendoza Buado, Jay Menta, Rachel Pickert, Jessica Gross at Orly De Los Santos. Para sa TFC News, Jackie De Vega, ABS-CBN News, Rome, Italy.